Welcome sa Invested. So dahil bagong taon na ngayon at tagpalit na ng buwan, so ngayon tatalakay natin at aalamin natin yung mga blue chip company na mga undervalue ngayon. Kung ilan sila, stay ka lang, I'll show you how. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na i-subscribe itong ating channel para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas. And also, huwag mo na rin kakalimutan na i-like itong ating video para marami pang potential investor ang maabot itong ating channel. And samahan niyo ako na pataasin natin guys yung less than 1% na nag-i-invest dito sa ating bansa. Okay? Ang unang nahanap ko na kumpanya ay ang Alliance Global Group Incorporated. I-conglomerate, engages in real estate development, tourism, entertainment and gaming, food and beverage, quick service restaurant, and infrastructure development businesses in the Philippines and internationally. Ito naman yung valuation metrics na ginamit natin para ma-determine kung undervalue ba itong AGI ngayon. So yung akin nakuhang fair value ay nasa 15.18 pesos per share and mayroong upside potential ang kumpanya na 26%. So ito naman yung latest news and disclosures ng AGI. Mapapansin natin dito sa kanyang information, mapapansin natin dito laging nagba-buyback ang company. Ayan. So dito sinasabi sa atin na pinapataas nila yung percentage of ownership ng mga shareholders ng kumpanya. So that's a very good and positive sign para sa mga investor na nitong kumpanya. Pangalawa ay ang Aboitiz Equity Ventures Incorporated. A conglomerate engages in the power, banking and financial services, food, real estate, and infrastructure businesses in the Philippines. Ito yung 15 na valuation metrics na ginamit natin para ma-determine kung undervalue ba ang company ngayon. So dito yung average na intrinsic value ng kumpanya ay nasa 81.99. So mayroong upside potential pa ang company ng 36%. So yung latest news and disclosure ng Aboitiz Equity Ventures ay dito sa kanilang Aboitiz Power na subsidiaries. So dito naglalaman, they are going to issue up to 10 billion pesos worth of bonds. Okay, so ito yung dahilan kung bakit sila nag-issue ng bond. So ito partly to fund its clean energy portfolio expansion. Pangatlo ay ang First Gen Corporation. Through its subsidiaries, engages in the power generation businesses in the Philippines. Ito yung anim na valuation metrics na ginamit natin para ma-determine kung undervalue ba ang FGen ngayon. So yung average na nakuha natin dito na valuation ay nasa 36.96 pesos per share. So undervalue pa ang company ng 31%. So ito yung pinaka-latest news and disclosures ng kumpanya, itong kanilang third quarter result. Kung mapapansin natin dito, yung ginamit dito na currency ay US dollar. Yung kanilang revenue na nakuha noong third quarter ay nasa 551.6 million US dollar. Tumaas siya ng 30% compared to the same quarter last 2020. Yung net income naman nila nakuha ngayon ay nasa 64.3 million US dollar. Tumaas ng 11% compared to the same quarter last 2020. Yung profit margin nila ngayon ay nasa 12%. Bumaba siya compared to the same quarter last 2020 na nasa 14%. Yung pag-decrease na kanilang margin because of higher expenses. But overall, the company reported a solid third quarter result with improved earnings, revenue. Pang-apat ay ang Universal Rubina Corporation operate as a branded food product company in the Philippines and internationally. Ito naman yung 15 valuation metrics para ma-determine natin kung undervalue ba ang URC ngayon. Yung nakuha nating average intrinsic value dito sa URC ay nasa 159 pesos per share and mayroong upside potential pa ang kumpanya na 23%. Yung latest news and disclosure naman dito sa URC ay ang pagbili nila dito sa Crunchy Foods ng Malaysia. So binili niya yung 100% ownership sa Crunchy Foods na pagmamayari naman ng Crunchy Limited. So yung approximately price na inabot ng pagbili ng URC ay tumataginting na 22.9 billion pesos. Panglima ay ang BDO Unibank Incorporated. Provides various banking products and services primarily in the Philippines. Yung nakuha ko naman na fair value ngayon sa BDO ay nasa 153 pesos per share
And dito sinasabi sa atin na ang company ay nasa undervalue pa rin ngayon. Ito yung latest news and disclosures ng BDO. So dito naglalaman, BDO starts offer of 5 billion pesos Asian Sustainability Bonds. Yung information ng kanilang bond ay mayroong tenure na 2 years sa fixed rate na 2.90% per annum. Interest is payable quarterly. The minimum investment amount is 500,000 pesos with increments of 100,000. Pang-anim ay ang Aboitiz Power Corporation. Through its subsidiaries, engages in the power generation, distribution, and retail electricity businesses in the Philippines. Ito ang 15 valuation metrics na ginamit natin para ma-determine naman kung undervalue ba ang AP ngayon. Yung average intrinsic value dito sa AP ay nasa 44.20 pesos per share. And clearly, mayroon pang upside potential ang company na 43%. So yung latest news and disclosure, so dito naglalaman, they are going to issue up to 10 billion pesos worth of bonds. Okay, so ito yung dahilan kung bakit sila nag-issue ng bond. So ito partly to funds its clean energy portfolio expansion. Pampito ay ang GT Capital Holdings Incorporated. I-conglomerate engages in the banking, property development, automotive assembly, importation, distribution, dealership, and financing, life and non-life insurance, and infrastructure and utility businesses. Ito naman ang 13 valuation metrics para ma-determine natin kung undervalue ba ang GT Cap ngayon. So yung nakuha nating average na intrinsic value dito sa company ay nasa 832 pesos per share and mayroong upside potential ang company na 47%. So ito yung pinaka-latest news and disclosures ng kumpanya, itong kanilang third quarter result. Kung mapapansin natin dito, yung ginamit dito na currency ay US dollar. Yung kanilang revenue na nakuha noong third quarter ay nasa 551.6 million US dollar. Tumaas siya ng 30% compared to the same quarter last 2020. Yung net income naman nila nakuha ngayon ay nasa 64.3 million US dollar. Tumaas ng 11% compared to the same quarter last 2020. Yung profit margin nila ngayon ay nasa 12%. Bumaba siya compared to the same quarter last 2020 na nasa 14%. Yung pag-decrease na kanilang margin because of higher expenses. But overall, the company reported a solid third quarter result with improved earnings, revenue. Pangwalo ay ang Pure Gold Price Club Incorporated. Engages in the retail and wholesale of consumer goods in the Philippines. Ito naman yung 13 valuation metrics na ginamit natin para ma-determine kung undervalue ba ang Pure Gold ngayon. So yung nakuha nating average na intrinsic value dito ay nasa 55 pesos per share at mayroong upside potential ang kumpanya na 47%. So yung latest news and disclosures ng Pure Gold ay yung kanilang equity buyback for 5 billion pesos worth of its shares. And also, nagbigay din sila ng special cash dividend sa kanilang mga shareholders payable on February 1, 2022. Pangsiyam ay ang LT Group Incorporated. Engages in the banking, distilled spirits, beverage, tobacco, property development, and other businesses in the Philippines and internationally. Ito naman yung 3 valuation metrics guys na ginamit natin para ma-determine natin kung undervalue ba ang LT Group ngayon. So yung nakuha natin na average na intrinsic value dito ay nasa 14.11 pesos per share and mayroong upside potential ang company na 41%. Yung kanilang latest news and disclosures ng LT Group ay itong kanilang third quarter filing. So yung nakuha nilang revenue ay nasa 22.8 billion pesos. So same lang siya noong third quarter of 2020. Yung net income na nakuha nila ay nasa 6.22 billion pesos. Tumaas naman siya ng 2.3% compared to the same quarter last 2020. Yung profit margin nila ay nasa 27%. So, sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-i-invest, ang ibig sabihin ng profit margin, in every 1 peso na sale ng kumpanya or benta ng kumpanya, 27% ng 1 peso ay ito yung tinutubo na nila. So ganun siya kalakas kumita. So yung kanilang profit margin ay in line sa kanilang third quarter of 2020. So overall, the company reported a decent third quarter result. With improved earnings, although revenue and profit margin were flat. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna yung ating pagre-review sa mga blue chip company na undervalue ngayong January 2022.
So maraming maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating video ngayon. And this is Pesci Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side. Maraming salamat sa panonood. So if you want to expand your investing knowledge, make sure na nakasubscribe ka and pindutin mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And once again, this is Pesci Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.